Nasa iyo ba ang banal na espiritu? Yan yung tatalakayin natin sa video na ito. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Ang banal na espiritu ay nasa iyo. Ibig sabihin niyan, ang banal na espiritu ay nananahan sa iyong katawan. Kasi po mga kapatid, kapag wala yung banal na espiritu sa iyo, isa lang din yung ibig sabihin niyan. Ikaw ay patungo doon sa kapahamakan. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga ligtas. So mahalaga po na dapat nasa iyo yung banal na espiritu. Ang sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang sinasabihan po dito ni Apostle Pablo, yung mga nananampalataya po doon po sa Corinto. So ibig sabihin po niyan, itong mga nananampalataya po na ito, ang Espiritu Santo o yung banal na Espiritu nananahan na po sa kanilang mga katawan. At ganyan din po sa atin mga kapatid, kung sinasabi nga po natin na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na po natin pagmamay-ari yung katawan po natin. Pagmamay-ari na po ito ng ating Diyos dahil binili na po tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin niyan, dapat nasa atin ang banal na espiritu. Ngayon, paano natin malalaman kung talagang nasa atin yung banal na espiritu? Ano po yung mga patunay o ebidensya na yung banal na espiritu po nasa atin? So, i-consider po natin itong mga bagay na ito. Number one po, itong fruit of the spirit o yung tinatawag po natin ang bunga ng espiritu. Basahin po natin itong Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kung ikaw ay talagang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, kapatid, hindi lang matatapos na sinabi mong nanampalataya ka sa Kanya. Kailangan may makitang bunga sa pananampalataya mo sa Kanya. At yan nga yung bunga ng Espiritu. Kailangan makita sa iyo yan. Kailangan makita tong lahat po na ito. Isa-isahin po natin. So ang una po dito, sinasabi, is pag-iibig. Dapat mga kapatid, meron kang pag-ibig. Unang-una, syempre, sa Diyos. At hindi lang yan ang sabi ng Panginoon sa kapwa mo. Kailangan nangunguna palagi yung pag-ibig. Yan yung pinakamahalaga. Nakikita ba sa iyo yan, kapatid, na ikaw ay punong-puno ng pag-ibig o puro na lang galit yung nasa puso mo? Pangalawa, sinasabi naman po is kagalakan. Ikaw ba ay nagagalak araw-araw anumang nangyayari sa buhay mo, maganda man or hindi? Walang masamang malungkot, part ng buhay yan. Pero hindi ka mananahan or mananatili sa pagiging malungkot. Mas pinipili mo pa rin talaga na maging masaya kasi alam mo nananahan sa iyo yung banal na espiritu. Alam mo naligtas ka. Pangatlo is kapayapaan. Payapa ba yung puso mo ngayon kahit may pandemic, kahit may kaguluhan, kahit may mga problema kang pinagdadaanan, kahit may mga hindi magaganda nangyayari sa'yo? Payapa ka ba? Ang bunga ng pananampalataya mo, dapat palagi ka ng payapa. Kasi kapatid, alam mo, nakasama mo yung Diyos eh. Alam mo, nasa sa'yo yung banal na espiritu, anong ikakatakot mo? Bakit ka mangangamba, ay kasama mo yung makapangyarihang Diyos. Nananahan sa'yo yung banal na espiritu. So sa pamamagitan nun, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi alam mo kung sino yung kasama mo. Pang-apat na bunga ng Espiritu is yung pagtitiyaga. Gaano kang katiyaga? Mabilis ka bang sumuko? Mabilis ka bang magalit? Mabilis ka bang magreklamo sa mga nangyayari sa iyong buhay? Kapatid, dapat hindi ganyan yung attitude natin kung talagang tayo ay nananampalataya sa Kanya. Hindi puro na lang po reklamo or puro na lamang po kung ano-ano po yung mga sinasabi natin. Dapat nagtitiwala po tayo sa banal na Espiritu. Panglima naman po, kabaitan. Gaano kang kabait? Kabaligtaran po ng kabaitan, eh syempre, masamang ugali. Alin ka dito? Mabait ka ba? O masama yung ugali mo? Ano yung nakikita ng tao sa'yo? Yung ugali mo ba? Katulad ng sa Panginoong Jesucristo? Kasing bait mo ba yung Panginoong Jesucristo? O marami kang kaaway dahil nga sa ugali mo? Ang tunay naman na ng palataya, maganda ang ugali. Pang-anim is kabutihan. Iba to sa kabaitan. Gaano kang kabuti? Gaano kabuti yung puso mo? Nakikita ba yung kabanalan sa buhay mo? Paano mo napapakita sa mga tao, tigit sa lahat sa Panginoong Jesucristo, yung kabanalan mo? So gaano kang kabuti sa pananalita mo at sa mga ginagawa mo? Nakikita ba yan sa buhay mo? Masasabi mo ba na mabuti kang tao at masasabi ba ng ibang tao na mabuti kang tao? Kailangan kapatid, meron ka niyan. Pangpito, katapatan. Gaano kang ka-faithful or ka-loyal sa Diyos? Kapag ba nagkaroon ka ng matinding problema, umaalis ka sa Diyos, lumalayo ka sa Diyos? Kapag ba may mga hindi magaganda nangyayari sa'yo, nababawasan yung pananampalataya mo sa Kanya, kinu-question mo siya, kapatid, hindi dapat ganun.
kung talagang ikaw ay nanampalataya sa Kanya, anumang mangyari sa buhay mo, through thick and thin, pipiliin mo pa rin yung Diyos natin. Pangwalo is kahinahunan. Dito naman pinapakita kung ikaw ba ay mahinahon. Ikaw ba ay merong mababang loob? Kalmado ka lang ba sa mga nangyayari sa buhay mo? Paano mo tinatrato yung mga tao sa paligid mo, anuman yung mga kalagayan nila sa buhay nila? Dapat po mga kapatid, katulad ng Panginoong Jesucristo, mahinahon po siya. Dapat ganun din po yung ugali po natin. Pangsyampo at panghuli, yung pagpipigil sa sarili. Marami pong mga tao nadadali po dito. Kasi po, dito na po pinag-uusapan na dito yung self-control mo. Paano mo kinokontrol yung sarili mo? Lalo na kapag yung gusto ng laman mo. Napipigilan mo ba yung sarili mo? Paano mo iniiwasan yung mga temptation? Paano mo iniiwasan yung mga kasalanan na lumalapit sa'yo? Iniiwasan mo nga ba? Kung talagang nananahan sa'yo yung banal na spirito, nakukonvict ka sa mga kasalanan na yan. Iniiwasan mo yung mga kasalanan na yan. Iniiwasan mo yung mga tukso na lumalapit sa'yo. Nilalayuan mo yan, tinatakbuhan mo yan. At higit sa lahat, pinapanalangin mo yan. Tulad ng Panginoong Jesucristo, nakita natin nung nandito siya sa lupa, yung pagpipigil niya sa sarili, bagamat siya ay tinempt ni Satan. Pero nakita naman po natin mga kapatid na pagtagumpayan niya yung temptation na ito. So yan po yung fruit of the Spirit na dapat po nakikita po sa atin. Yan po yung bunga ng Espiritu, yung bunga ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga, kung talagang nanampalataya ka sa Kanya, kasunod niyan yung fruit of the Spirit. Dapat nakikita sa'yo yan. Unti-unti kapatid, hindi ko naman sinabi na dapat lahat po perpekto makuha mo once na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. After mong manampalataya, dapat nakikita yan unti-unti sa buhay mo. Namumungayan sa iyong buhay, yung bunga ng Espiritu. Pangalawang patunay na nasa iyong banal na Espiritu kapag meron ka nito, transformation or pagbabago. Kapag nasa iyo yung banal na Espiritu, hindi na ikaw yung tulad ng dati. Kung talagang nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, bagong tao ka na. Hindi na ikaw yung dating makasalanan, hindi na ikaw yung dating masama yung ugali, hindi na ikaw yung dating ikaw. At ngayon, tignan mo yung sarili mo. Kung sinasabi mo na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, may pagbabago ba? Kapatid, kapag wala, tanongin mo yung sarili mo. Nasa iyo ba talaga yung banal na Espiritu? So kapatid, paano mo malalaman na nagbabago ka na? Siyempre, ang makakasagot niyan, ikaw. Tignan mo sarili mo. Anong nabago simula nung kinilala mo yung Panginoong Jesucristo? At higit sa lahat, yung mga taong nasa paligid mo. May pagbabago ba silang nakikita sa'yo? Kailangan meron kapatid. Dahil yan yung pinakamatibay na ebidensya na talagang nananahan sa'yo yung banal na Espiritu. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Si Apostol Pablo mismo mga kapatid, nakita natin yung buhay niya. Bago siya talaga naging apostol ng ating Panginoong Jesucristo, bago talaga niya sinunod ang ating Panginoong Jesucristo, nakita natin yung buhay niya. Nakita natin siya yung nagpo-persecute, nag-uusig sa mga Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung na-encounter niya yung Panginoong Jesucristo, nung nakilala niya yung Panginoong Jesucristo at nung nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo, nakita natin yung pagbabago sa kanya. Ang tindi ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi na siya yung dating Pablo. Yung dating nagpapapatay, nag-uusig sa mga Kristiyano, sa mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo, siya na ngayon yung nauusig. Siya na ngayon yung nagbabahagi ng salita ng Panginoong Jesucristo. Siya na yung handang mamatay para sa Panginoong Jesucristo. Ang tindi po ng pagbabago nangyari sa kanya. Binago po talaga siya ng ating Diyos. At higit sa lahat, nanahan kasi sa kanya yung banal na Espiritu. Kaya ganun yung nangyari sa kanya. At dapat ganyan din po yung mangyari sa atin, katulad ng kay Apostol Pablo. Kung dati talagang hindi tayo naniniwala sa Diyos, hindi tayo sumasampalataya sa kanya, marami tayong mga ginagawang hindi magaganda sa harapan ng ating Diyos, dapat kung talagang sinabi natin na nanampalataya tayo sa kanya, dapat wala na yung ganung mga bagay. Dapat bago na tayo. At unti-unti tayong binabago ng Diyos. So napakahalaga mga kapatid ng transformation. Napakahalaga po ng pagbabago sa ating buhay. At pangatlo, panghuli po mga kapatid, consider din po natin to. Yung tinatawag po natin na assurance of salvation. Ibig sabihin nito, gaano kang kasigurado sa kaligtasan mo. Kung talagang ang banal na Espiritu ay nasa puso mo, dapat sigurado ka na sa kaligtasan mo. Hindi ka na nagdududa sa iyong kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka natatakot sa kamatayan. Natatakot dahil hindi mo alam kung saan ka mapupunta, kung sa langit ba o sa impyerno. Minsan di talaga maalis yung takot sa kamatayan. Pero mga kapatid, dapat hindi ka na matakot kung saan ka mapupunta. O nagdududa ka pa kung saan ka mapupunta, kung sa langit ba o sa impyerno. Kung talagang nananahan sa'yo yung banal na Espiritu, wala nang pagdududa sa kaligtasan mo. Sigurado ka na, 100% confident ka na, na ikaw ay tagalangit. Ganyan ba yung nararamdaman mo ngayon? Confident ka ba na kung anumang mangyari sa buhay mo, ngayon din, or mamaya, or bukas, or kung dumating man ang ating Panginoon,
sa langit ka ba magpunta? Kung confident ka kapatid, ibig sabihin yan, nasa iyo yung banal na espiritu. Romans chapter 8 verse 11, kung naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. So mga kapatid, hindi tayo dapat matakot sa impyerno kung mamamatay tayo. Kasi nga, yung banal na espiritu nasa ating mga katawan. Hindi natin siya pwedeng dalhin sa impyerno. Tayo yung dadalhin ng banal na espiritu doon po sa langit. Kumbaga siya yung maghahatak sa ating pataas. Hindi po tayo pwedeng mapunta sa impyerno na may banal na espiritu sa ating mga puso. So wala po dapat tayong ikatakot sa ating kaligtasan. Hindi tayo dapat mangamba sa kaligtasan natin kasi alam natin yung banal na espiritu nasa ating mga puso. Huwag kang mangamba kapatid. Kung talagang alam mo na yung banal na espiritu ay nasa iyo. Yan po yung pag-asang binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo ngayon. Kapatid, yan yung tatlong bagay na dapat nakikita mo sa buhay mo. Nasa sa iyo ba yung tatlong bagay na yan? Nasa sa iyo ba yung bunga ng espiritu, yung pagbabago, at higit sa lahat yung kasiguraduhan sa kaligtasan? Kapatid, dapat nasa sa iyo yan. Dahil yan yung nagpapatunay na talagang nasa sa iyo yung banal na espiritu. Hindi matatapos na sinabi mo lang na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, journey yan. Ibig sabihin, naglalakbay tayo dito sa mundong ito. Ibig sabihin, may mga mangyayari po sa ating buhay. At dapat sa mga nangyayari po sa buhay natin, after nating manampalataya sa Kanya, dapat nakikita po yung kilos ng banal na espiritu. Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kapatid, napakapalad natin na tayong mga anak ng Diyos na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo na nampalataya sa Kanya. Bakit kamo? Kasi nananahan sa atin, sa katawan po natin mismo, yung banal na espiritu. Yan po yung malinaw na sinasabi po ng Bible. Hindi po ito gawa-gawa lang ng tao. Ito po yung napakalinaw, nananahan sa atin yung banal na espiritu. Noon po, ang espiritu ng Diyos, nananahan po siya doon sa gawa ng tao, gawa po ng kamay ng tao, sa templo, doon po nananahan yung banal na espiritu noong Old Testament po. Pero ngayon po, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, nananahan na po siya sa ating mga puso. So wala ka dapat ikatakot, wala ka dapat ipangamba, dahil nasa sa iyo na eh. Nasa sa iyo na yung banal na espiritu. Ano pang hahanapin mo? So yun lamang po mga kapatid, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan at nawa po nabigyan kayo ng pag-asa ng video po na ito. Salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.